Biglang-bigla ako sa pangyayaring hindi ako pinatuloy ng mga magulang ni Charita sa bahay nila. Ni hindi ko man lang nakita ang mag-ina, lalong-lalo na ang anak ko. Gusto ko sanang humanap ng mga kasagutan sa aking mga tanong, pero nagwawala na ang ama ni Charita. Kaya umalis na lang kami ni Jipoy para walang gulo at matigil na ang drama. Ang dami pa namang usyoserong nakatingin na sa amin yung mga kapitbahay ni na Charita. Doon muna kami tumuloy sa bahay ni na Jipoy pagbalik namin galing kina Charita. Uminom kaming dalawa, Tito Makoy, kasi masyadong magulo ang utak ko. Gusto kong huminga at gusto kong makahanap ng kasagutan sa aking mga tanong. Tinatanong ko si Jipoy tungkol sa sitwasyon ko. Halata ko, Tito Makoy, na meron siyang gustong sabihin pero ayaw magsalita. Sa aking pagbabakasyon, naghintay ako ng pagkakataon na baka sakaling oras na kalmado na ang lahat, hindi na maiinit ang mga emosyon at maliwanag na ang pag-iisip, ay makausap ko rin si Charita. Malaki kasi, Tito Makoy, ang paniniwala ko na maaayos ko ang problema namin habang nasa Pilipinas ako at nagbabakasyon. Pero tuwing babalakin kong pumunta kina Charita, ang pamilya namin at lalong-lalo na si Jipoy, pinapayuhan akong huwag na lang bumalik doon. Tuloy, Tito Makoy, yung bakasyon na inaasahan kong masaya kasama ang mag-ina, naging bakasyon ko na mag-isa ako. Di ko alam kung ano ang naging problema, bakit nagkaganito. Dahil dito, naisip ko na paiksiin ang bakasyon ko. Yung plano ko kasi, Tito Makoy, 2 buwan sana ang bakasyong gagawin ko, pero tumawag ako sa tanggapan namin para ipaalam sa kanila na babalik ako ng maaga. 1 buwan na lang ang bakasyong gagawin ko. Lahat naman sila tuwang-tuwa, bagamat nagtataka at nagtatanong sa akin kung bakit raw naisip kong bumalik kaagad. Nung araw na lumuwas ako ng Manila para sa aking flight pabalik ng Saudi Arabia, nagpumilit si Jipoy na sumama sa akin. Ihahatid niya raw ako basta all expenses paid. Loko rin naman, Tito Makoy, itong kaibigan ko. Pero sabi ko, sige, kasi maganda ang kanyang ideya, isinama ko nga si Jipoy pagluwas ko ng Manila noong pabalik na ako dito sa Saudi Arabia. Dumating kami sa Manila 1 araw pa bago ang flight ko. Uminom kami ni Jipoy sa loob lang ng kwarto ng hotel noong gabi. Sa inuman namin, pinilit ko talaga si Jipoy na magsalita kung ano ang kanyang nalalaman at ano ang kanyang mga nakikita. Nards, atin-atin lang to, pero ito ang pauna kong sasabihin sa'yo. Gusto ko mag-move on ka na. Hayaan mo na lang yung mag-ina na yon, pabayaan mo na sila. Yan ang wika sa akin ni Jipoy, Tito Makoy, na ang dating sa akin ay masyadong matalinghaga. Jipoy, bakit? Ano nga bang problema? Ano bang alam mo? Pre, sabihin mo na. Sige na, please. Yan ang pangungulit ko kay Jipoy, Tito Makoy. Nards, sa tingin ko, hindi sa'yo ang anak ni Charita. Yan ang diretsahang wika sa akin ni Jipoy, Tito Makoy, na ikinabigla ko talaga. Ha? Anong ibig mong sabihin, pre? Yan ang tanong ko kay Jipoy. Marami sa aking sinabi si Jipoy tungkol sa aking mga katanungan at tungkol sa kanyang nakikita at nalalaman kay Charita. Pumasok, Tito Makoy, sa isip ko na lumalaki na nga ang bata, lalo nang napuporma ang mukha nito at ang itsura. Baka ito ang dahilan kung bakit ayaw nang ipakita sa akin ni Charita. Si Charita kasi, Tito Makoy, nakilala ko siyang mahilig gumimik kung sino-sino ang mga kasama. Tapos, bago naging kaming dalawa, ay may mga naging boyfriend na rin ito. Pumasok lang ako, Tito Makoy, sa buhay ni Charita. Biro-biroan nga lang hanggang sa nagkasubuan at may naganap sa aming dalawa. Di ko rin sigurado ngayon kung bago kami nagkaroon ng contact ay may nakaniig siyang iba 1 o 2 araw bago ang nangyari sa amin ni Charita. Sa pahayag ni Jipoy, Tito Makoy, natauhan talaga ako.
Bumalik ako dito sa Riyadh at nagpatuloy sa aking buhay. Labis na ikinatuwa ni Hamdi ang pagbabalik ko ng mas maaga. Siya na rin ang sumundo sa akin sa airport. Siyempre Tito Makoy, ano pa ba ang aasahan natin? Pagdating namin sa bahay, hindi talaga makapaghintay itong si Hamdi. Biyernes ng madaling araw ang dating ko dito sa Riyadh. Kaya pagdating namin sa bahay, dito na siya natulog. Buong maghapon kaming magkasama, buong maghapong nakahiga lang at magkatabi. Sa unang dalawang buwan matapos akong bumalik dito sa Riyadh, nagpapadala pa rin ako ng sustento kay Charita. Kasi ang pumapasok sa isip ko, baka sakaling maisip niyang makipag-usap sa akin oras na matanggap niya ang perang padala ko. Pero Tito Makoy, wala. Di na rin siya nagla-login sa Skype. Sa text na pinapadala ko sa kanya, hindi rin nagre-reply at ang tawag ay hindi rin siya sumasagot. Dito ko na Tito Makoy naisip na itigil na ang pagpapadala ng sustento kay Charita. Kasi para saan at ano pa, hindi naman siya nakikipag-usap sa akin. Unti-unti na akong nag-move on at hindi ko na talaga tinangkapang tumawag sa kanya. Bagamat patuloy kong tinitimbang ang mga sinabi ni Jepoy at ang mga ginagawa ni Charita. Pero Tito Makoy, napag-isip-isip ko rin na maaaring tama si Jepoy. Kasi Tito Makoy, di naman siguro basta-basta na lang ganoon ang mangyayari sa amin kung walang dahilan. At ang dahilan, sigurado akong hindi ako. Hindi rin ako, Tito Makoy, ang problema. Wala sa akin ang problema. Siguradong sigurado ako dyan. Malaking bagay nga na nandito si Hamdi. Malaki ang naitulong niya sa akin para hindi ko gaanong dibdibin ang naging problema ko. Naikwento ko rin ito kay Hamdi kaya alam niya ang aking pinagdaraanan. Nalulungkot daw siya pero mas natutuwa siya kasi ibig sabihin noon kaming dalawa talaga magpapatuloy. Kaya naman Tito Makoy, todong-todo ang panunuyo sa akin ni Hamdi. Kaya sa halip na magmumukmok ako dahil sa nangyari sa akin, kay Hamdi ko itinuon ang aking atensyon. Hindi naman ako nagkamali Tito Makoy kasi parang nasa kay Hamdi na lahat ang hinahanap ng mga lalaki sa lalaking kanilang makakarelasyon din. Akala ko noon hanggang init lang ng katawan ang kanyang nararamdaman at ang habol niya lang sa akin ay ang pahigipagniig. Pero mali ako. Kasi ilang beses na niya ring pinatunayan sa akin na pagmamahal ang namamagitan sa aming dalawa. May mga panahon kasi Tito Makoy na nagkakasakit ako, nilalagnat. Si Hamdi hindi ito tumitigil hanggat hindi niya ako nadadala sa ospital para magpatingin, magpasuri at magpagamot. Minsan siya na rin ang nag-aayos dito sa loob ng bahay kung meron akong nararamdaman. Nagpupumilit rin itong magluto ng pagkain natin pero kadalasan Tito Makoy, sablay. Yung adobong manok minsan nagluto siya pero ang daming sabaw. Tapos ang kulay, negrong negro kasi ang dami ng toyong inilagay niya, umalat tuloy ang adobo. Ganoon pa man Tito Makoy, masayang masaya ako kasi inaasikaso talaga ako ni Hamdi. Hindi niya ako pinapabayaan. Isang araw, nagaya siya sa aking pumunta sa Harrods. Ang Harrods Tito Makoy, kung baga dyan sa atin sa Pilipinas, ukay-ukayan. Dito ka makakabili ng mga second-hand items na magaganda. Lahat ng mga bagay na kinakailangan sa loob ng bahay, makikita mo rin dito. Hindi lang damit Tito Makoy. Nagawi siya sa tindahan ng mga singsing. Bibili raw siya ng isang pares na singsing kasi sa isang linggo, mai-engage na siya sa kanyang mapapangasawa. Kausap niya ang tindero na katulad niya, Egyptian rin. Nainis ako Tito Makoy sa aking narinig. Didiretsahin kita, selos ako sa aking narinig kay Hamdi. Kasi ang akala ko pa naman, mananatili kaming dalawa. Pero ngayon bumibili siya ng singsing kasi nga may engage na pala siya. Hindi ako nagsasalita, pinapabayaan ko lang siyang bumili at
tumalikod pa nga ako Tito Makoy sa kanya at sa tindahan. Hanggang sa pag-uwi namin, hindi ako umiimik. Kumain muna kami sa isang food chain bago dumiretso dito sa bahay. Pero talagang mula Harads hanggang bahay, hindi ako kumikibo. Nagulat ako kasi pagdating namin sa bahay, dali-dali itong naligo. Ang pumasok sa isip ko Tito Makoy, kung sakaling magyayaya siya ngayong gabi, tatakamin ko lang ito pero hindi ko siya pagbibigyan. Naligo rin ako bago matulog. Noong nakahiga na kami, hindi ako tumitingin sa kanya at nakatalikod ako. Kasi Tito Makoy, parang gusto ko nang umpisahan na lumayo sa kanya. I-engage na pala siya, maiiwan na naman akong mag-isa. Masyadong mahirap ito para sa akin Tito Makoy. Nardo, I have something for you. Yan ang wika sa akin ni Hamdi habang pareho na kami nakahiga. Di ko siya pinapansin Tito Makoy at hindi ako tumitingin sa kanya. Pinilit niya akong humarap sa kanya. What is that? What is your problem? Yan ang wika ko rin sa kanya na kagaya ng kanyang English. Naiinit ako Tito Makoy. Pero nung nakaharap na ako sa kanya, nakangiti siya sa akin. Nardo, give me your hands. Give me your hands. Yan ang wika niya sa akin Tito Makoy. Alam mo ba Tito Makoy kung anong nangyari? Kinilig talaga ako sa sumunod na ginawa ni Hamdi. Kasi Tito Makoy, yung singsing na kanyang binili sa Harads, ibinigay sa akin ang isa. Ooh, Tito Makoy, ano ba ito? Langit na ba itong aking nararamdaman? Yan ang pumasok sa isipan ko Tito Makoy habang tinitingnan ko siyang isinusuot sa akin ang isang singsing na binili ni Hamdi. Kapares ito ng kanyang suot na singsing. Ito yung mga binili niya sa Harads. Tapos Tito Makoy, nagsalita ito na hindi na raw kami pwedeng maghiwalay pa. Para tuloy, biglang humaba ang buhok ko sa aking narinig at dahil sa tuwa na aking nararamdaman, hindi ko napigilang halikan si Hamdi sa kanyang labi at niyakap ko siya ng mahigpit Tito Makoy. Yung pagkainis na nararamdaman ko kanina, napalitan ngayon ng mga ngiting hindi ko kayang ilarawan. At ang halik ko kay Hamdi ay nauwi na naman sa aming paglalabing-labing. Sa aming paglalabing-labing na ito, lubos ko nang ipinaubaya ang lahat-lahat kay Hamdi. Malaya niyang ginagawa ang gusto niyang gawin sa akin. Maging ang paghingi niya sa akin Tito Makoy na magkaraoke raw ako, ginawa ko iyon para masayahan siya. Gusto ko talagang ipadama sa kanya na mahal ko rin siya. At kahit lagi-lagi na kaming nagsasalo sa aming pribadong oras, pero ngayong gabi, espesyal na espesyal ito Tito Makoy kasi para na kaming bagong ikasal ni Hamdi. Madali akong nakapag-move on dito sa Saudi Arabia. Madali kong nakalimutan si Charita at ang nangyari sa amin. Namamayagpag na ang Facebook Tito Makoy. Naisipan kong mag-browse pakalipas ng ilang taon. Hinanap ko ang account ni Charita. Maswerte naman na nakita ko ito. Nakita ko rin sa mga larawang nakapost sa kanyang account, malaki na Tito Makoy ang bata at hindi ko siya kahawig. Malayong malayo sa akin at pilit kong hinahanap ang isang katangian na pwede kong sabihin nakuha niya sa akin pero wala ni isa man akong nakita. Nakita ko rin sa account ni Charita na nakapost sa mga larawan yung larawan nila ng kanyang dating boyfriend. Yung boyfriend na pinagdududahan kong ama ng bata. Confirmed Tito Makoy kasi siya at ang bata ang magkahawig na magkahawig talaga. Tama si J-Poy Tito Makoy at naisip ko rin na maaaring ang pag-iinarte noon ni Charita ay panakip na lang ng kanyang kasalanang nagawa sa akin. Ang masakit nga lang ay siniraan niya pa ako sa kanyang mga magulang. Tutal Tito Makoy, hindi naman kami kasal. Okay lang naman sana sa akin kung kinausap niya ako ng matino, maiintindihan ko siya, ibibigay ko sa kanya ang kalayaan. Kasi nga, hindi kami kasal at unang-una, hindi ko naman talaga inisip na magpakasal sa kanya.
Napilitan lang akong panagutan ang aking responsibilidad nung sabihin niya sa akin na ako ang ama ng kanyang dinadala. Sa totoo lang kasi, Tito Makoy, hindi ko gusto ang ugali ni Charita at ang kanyang mga ginagawa. Mahilig itong gumimik, Tito Makoy, kung sino-sino ang mga kasama niya. May mga nagsasabi sa akin na kasuhan ko raw ito at singilin sa mga ginastos ko. Pero ayoko na, Tito Makoy. Bahala na siya sa buhay niya. Wala na rin akong planong makipag-usap pa sa kanya, Tito Makoy, para tuluyang maisara ang kabanata ng buhay namin. Sarado na ito kung ako ang tatanungin. Wala na akong pakialam pa sa kanila. Sa relasyon naman namin ni Hamdi, Tito Makoy, yung kinatatakutan ko na baka isang araw biglang magbago ang ihip ng hangin sa kanya, maisip niya na mag-asawa ng babae. Di ko lang masabi ng tapos, pero parang hindi na mangyayari yun. Kasi, Tito Makoy, mahigit isa't kalahating dekada na kaming magkasama. Pareho na tumatanda. Malapit na kaming mag-50. Pero kami pa rin ang magkasama hanggang ngayon. Nagsasama na kami ngayon, Tito Makoy, sa iisang bahay, sa iisang bubong. Natutulog kami sa isang higaan lang. Ganoon pa man sa pinagtatrabahuan namin, alam ko at sigurado ako na wala ni isa mang nakakaamoy sa aming relasyon. Masaya kami ngayon bagamat pareho may mga pangamba kung ano ang kahihinatnan ng buhay namin kung sakaling tumanda na kami pareho. Kung sakaling pareho na kami magretiro dito sa aming trabaho, paano at saan kami lulugar? Mahal na mahal namin, Tito Makoy, ang bawat isa. Kaya kong sabihin niya nang tapos. Kasi nararamdaman ko ang pagmamahal niya sa akin at pag-aasikaso. At lalong ramdam ko kung gaano ko kamahal si Hamdi. Ngayon, Tito Makoy, sa naging takbo ng buhay ko, aaminin ko na sa iyo at aaminin ko sa mga nakikinig sa iyo na kinain ko lahat ang aking mga sinasabi noon. Pwede pala ang relasyon ng dalawang lalaki. Pwede pala kayong mabuhay ng tahimik at masaya, kagaya ng normal na mag-asawa. Kagaya namin ni Hamdi, masaya kami at tahimik na nagsasama. Akala ko noon, Tito Makoy, kalukuhan lahat ito. Pero hindi pala, kasi totoo na pwedeng-pwedeng maging masaya at pwedeng-pwedeng maging mag-asawa ang pareho ang kasarian. Hanggang dito na lang po, Tito Makoy, ang aking kwento. Sana magustuhan mo at magustuhan rin ng iyong mga taga-pakinig. Lubos na gumagalang, Nardo. Maraming salamat, Nardo, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Wala na akong maidadagdag pa sa mga sinabi mo. Ito na lang, hayaan mo na lang si Charita, wag mo nang intindihin yun. Buhay mo na lang ang intindihin mo kung paano ka magiging masaya, kung saan ka magiging maligaya. Ito na lang ang pagtuunan mo ng iyong panahon at ang iyong atensyon. Maraming salamat muli sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.